Hello guys, welcome to my channel. It's me again, Irene. Ngayon guys, ay meron tayong kakausapin. Siya ay isang lahihoy tayo opiskelia or practical nurse student dito sa Finland. Ang bilis niyang nakuha yung family niya. So, tingnan natin kung ano yung ginawa niya. So check this out guys. Ngayon guys ay makakasama natin si JR and Pam, Pamela. Ilang months ka na dito, JR? Magpa-5 months. Dumating po ako dito, April 24, itong taon na to. So, April 24, dumating ka dito. In-apply mo ba kaagad yung family? Hindi po, kasi lagi sinasabi sa amin na antayin muna yung 1 year. Makapag-renew. Bago mag-file ng family ties. Diba, nakalagay kasi doon sa requirement doon sa interview, 6 months na bank statement. Oo. Na-homesick ako masyado. Oh. Tapos, napanood ko po yung video nyo, tsaka ni Ma'am Nems. Shout out kay Ma'am Nems, thank you. At tsaka niya, sinasagot niya ako palagi sa mga tanong ko. Thank you. Oo, si Ma'am Nems, mabalik si Ma'am Nems. So, tsaka kayo yung mga ginamit ni Lord eh. Sila Alvin, sila sa Amelina, Miley, yan, sila Brother Rap, sa Ibinka, tsaka si Sis Ella, yan, marami pa kaming nakulit. Ayun nga po, na-homesick kasi ako masyado. Dumaan ako sa depression kasi ngayon lang ako nawalay sa pamilya ko. Hindi pala ganun kadali yun. Bali, ang ginawa namin po, April 24 po ako dumating. June, nagsimula na kami. Second week ng June siguro, nagpaano na sila. Ang unang step na ginawa, nagpa-apostil. Halimbawa, asawa yung kukunin, marriage certificate. Pagka kasama yung mga anak, PSA ng mga anak, ipapa-apostil yun sa DFA ba? O, DFA. Okay. Tapos, pag nabalik na sa inyo, ipadala nyo naman agad sa may Tagig, Embassy ng Finland. Okay. Hindi sa BFS eh, yung isa yung sa may Tagig na siya. Ipapa-legalize. Tapos, i-mail nyo lang yun through LBC lang sa kanila. Pag natatakanan nila na legalize yung birth certificate, ibabalik nila sa inyo yun. So, almost 3 days na pinadala niya. Parang Thursday ng next week. Kumbaga, sumunod na Martes, bumalik na sa kanila yung papel. Legalized na siya. Pagka-legalized, in-apply na namin agad sa interview. Nag-submit kami sa Enter Finland June 28. Pagka-submit namin, in-email na rin namin yung BFS na, yung BFS Manila. Doon kasi doon pa rin yung interview. Doon pa rin yung biometrics. Kumbaga, pagka-submit namin sa interview, sabay kami nag-email para ma-schedule na sila ng appearance. So, from June 28, nag-email sila kami ng June 28. Parang ilang araw lang, July 1 o July 2. Nag-email na sila na for BFS na sila, for biometrics na sila ng July 11. Nag-email agad sila na may schedule na. Tapos noon, July 11, nag-appear sila sa BFS. De, in-expect ko talaga, matagal eh. Kasi, wala pa akong, ang na-upload ko na bank statement, 2 buwan lang eh. May tsaka lang. May tsaka June lang. Advice kasi ni Ma'am Nems, i-upload ko na, tapos kung may hihingin pa si Enter PC Migri, to follow na lang, at least naka-file na siya, kumbaga. Upload na lang ng upload kung may hihingin. Kung gusto ko daw na Pasko, nandito na sila. I-file ko na agad, sabi ni Ma'am Nems. Sinunod ko. Tapos yun, July 11, nag-appearance sila. July 13, nag-email yung Migri, approved na. July 13, nadaan lang po talaga sa dasal, prayer. Sinagot lang talaga ni Lord yung panalangin namin na mapunta talaga rito. Kasi ang hirap, sa totoo lang, mahirap po talaga ang mag-isa. Pag may pamilya ka, hindi pala biro yung mga, basta ka lang mag-a-abroad, tapos may iiwan kang pamilya. May 3 nga pala yung anak ko. Bali, 4 yung kinuha ko. 4 siya. Ang galing. Opo, di ba nga, laging advice dito, kumbaga, kasi requirement yung sahod, dapat parang 700 sa asawa, tapos 500 sa unang anak, pangalawang anak, 400, pangatlong anak, 300. Hindi naman abot din yung sahod ko. Tapos 2 bank statement lang yung in-upload ko. Parang itry mo lang, subukan mo lang, baka... Ganun nga po ginawa ko.
Nandun na ako sa puntong uuwi na ako eh. At least naka-file na. Ina-expect ko po talaga 6 months yung aabutin. Basta gusto ko sana nandito na sila by December. Eh, nagulat kami. Na-approve agad. Ito naman po, sa aming experience lang. Kumbaga, sa ano namin to, sa nangyari sa amin. Kumbaga, hindi ko alam sa iba. Kasi meron akong kasama na ano eh. Salo sabay kami, 2 weeks lang ako nauna. Siya, hindi pa na-approve yung pamilya niya hanggang ngayon. Siya pa lang anak na po. Isa po. Ba't ganun, no? Hindi ko alam kasi parang pag, ewan ko, pag bandang August ata nag-file, naglo-loma yung mga hindi, ang nakalagay po kasi ron, ilalagay mo kung ano, source, yung proof. Oh, proof asset mo, lahat ng pwede mong ilagay na source ng income mo galing sa Pilipinas. Kailangan 6 months din na bank statement. Parang sa amin kasi, walang pina-require na kahit ano eh. Talagang inano lang namin. In-upload lang namin, tapos bahala na si Lord. Ayun, na-approve na ba? Si Ma'am Nims nga sabi pa, yung dalawang bata, i-upload ko sa interpe ko. Bali si asawa ko, tsaka yung isang anak sa interpe ng asawa ko. Ang ginawa na lang namin lahat sa interpe ng asawa ko kasi lahat yun, silang apat doon lang, wala akong in-upload sa akin. Ang galing. May work ka ba, Pamela? Wala pa akong work niya. Wala. Ang swerte kasi hindi lang. Ang processing nyo ay June 28 ka nag-apply, July 13 na approve. So parang mga 2 weeks sabihin mo na? Yes, dahil nga po ano. Napaiyak po ako sa saya nun talaga. Himala po talaga yung nangyari. Ang galing. Pero thank you Lord, ang galing. Tapos, talaga. Tapos si Nems, I'm so, shout out to Nems, grabe, ang bait talaga. Sobra. Siya pa nga yun nang umulit sa amin na ano eh, ano, na-upload mo na ba? Ganon, ako baga, natulungan lang din ako. So, baka sakaling sa video na to, may matulungan din ako. Pati, para everybody happy. Totoo. Thank you JR and Pam. Posible pala. Kumbaga, pwede pala na gano'n. Pwede pala mangyari yun. Kasi laging sinasabi na dapat 1 year, dapat makaintay ka ng renewal mo. Daming ano eh. Nung una ako nagtatanong-tanong, parang medyo daming negative na ano, dapat ganyan, dapat ganito. Eh, ang tigas ng ulo ko. Apply pa rin ako. Yamanan Diyos talaga. Mabait talaga si Lord. Praise God. Thank you, Lord. Ang galing. I-summarize ko lang. Ang kailangan muna ay marriage certificate, birth certificate from PSA, tapos apostille. After DFA, i-send doon sa Embassy of Finland. Tapos after nun, pag nakuha nyo na, mag-apply na sa Enter Finland. Yun na. Ang galing yung ano po, yung sa interpe, pwede na kayong mag-ano ron, paggawa ng draft. Fill up na ng mga... Before. Isa atawa, ang fill up na form, kukunin sa interpe, PK1. Okay. Tapos sa mga anak, PK4 naman ang kukunin. Okay. PK4. Tapos yun, pwede nyo na fill up yun, Baga, nakahanda na siya ron. Para pag nakuha nyo na yung documents, upload na lang. Ganun po ginawa namin eh. Alright. Tinintay na lang namin yung ano. Tapos nung nakuha na namin yung mga documents, upload na diretso. Kumbaga, naka-ready na siya, naka-drop na siya ron. Pagka-send nyo na doon, makikita naman lahat ng mga requirements din doon. I-attach mo na lang, no? Opo, bali ang requirements from sa akin, yung vero, tax natin, yung kita yung tax number mo, tsaka yung percent kung ilang yun, yung page na yun. Tapos, payslip. Contract, ano, yung kontrata, employer, bank statement, yun. Yun lang naman. Tapos yung ano, RP card pala, RP card. Yun, residence permit. Tsaka passport yun. And passport, yes. Okay. Sa mga kukunin naman, ano lang, passport nila. Dapat may passport na sila. Tsaka, yun nga, PSA. Birth certificate sa mga anak, sa asawa, marriage certificate. At saka yung bank statement. Yun. Yung bank statement namin,
May joint account kasi kami sa Pilipinas. Yun, okay. Na-upload din po natin. So, yung parang ang nagastos nyo lang pala is yung pamasahe na lang. Oo. Tsaka ano, visa po. Visa. Ay, visa fee. Oo. Nasa 112,000 sila lahat, apat. Okay. So, ayun, pamasahe. Kailan ka umalis ng Pilipinas? August 15? Sakto. Sakto. 16, nandito na sila. August 16. Parang 1 month from the time na nag-approve sila, nakakuan na agad kayo. Nagbiyahe agad. Grabe. Ang bilis ng mga pangyayari. So, yun lang yung kwan. Grabe, ang galing. Sobra. Thank you. Congratulations, JR. Ang astig mo talaga. Ikaw talaga eh. Ikaw. Ang galing mong naglakad nun. Kasi, uy, hindi madaling magkwan eh. Magkompleto ng mga requirements and everything. Tapos apat yun. Apat na tao. Eh, mapalad lang po ako. May tatay ako sa ano, yung tatay ko tsaka nanay ko. Tinulungan yung si Mrs. na maglakad talaga ng requirements, magbalik-balik sa DMA, sa ano. Kaya naasigaso po agad talaga. So, sa mga magpupunta rito, mayor talaga. Mayor. Tapos, ibayan niyo yung loob niyo kasi mahirap. Totoo. Mahirap ng pagdating mo. Kami lang dalawa yung Pilipino sa trabaho. Puro Finnish. Mahirap mag-isa tapos hindi mo maintindihan yung kausap mo. O, nakalungkot din talaga. Lalo na yung mag-winter pa, magiging dark na. Ayun, naiyawa po ng Diyos, nandito na sila. Pare-pare, sabay-sabay na kami malulungkot. Masaya, okay lang. At least kompleto ang pamilya. Thank you. Shoutout ko yung, siyempre, yung mga pamilya namin sa ano. Si Mami, taka si Daddy. Lagi nanonood ang vlog niyo po yun eh. Si Mami, yung nanay namin yung unang nakapanood nung kay Nems eh, kay Ma'am Nems. Okay. Yung kapatid ko sa Malolos, si Mami, si Daddy, mga kamag-anak namin sa Malolos, Bulacan, Giginto, Bulacan, mga tiga CCF, SSS, Malolos, SIS, Bulacan. Ayun, lahat ng mga kaibigan namin dito sa Melina, Robert, pamilya niya, malapit na yun. Si Rap, Brother Rap, Sis Ella, si Alvin, tsaka si Miley. Salamat sa inyo. Ma'am Nems talaga. Maraming salamat, Ma'am Nems. Ayun, sila Jericho. Lahat ng mga napagtanungan kong kinulit ko maya-maya. Salamat sa inyo. Ayun, talagang dasal lang po. Tsaka wala lang kay Lord na sasagot talaga siya sa panalangin natin. Lagi kayo manood kayo, Ma'am Irene. Marami kayo mapupulot na. Totoo yan, totoo. Patotoo na kami. Sa kayo ni Ma'am Irene lang kami nakakuha ng mga idea. That's the one. Salamat, Jennifer. And congrats talaga sa family nyo. Congrats. Sana sa mga manonood nito, yun. May mapulot sila. Sobra. Sobrang useful. Sobrang salamat sa pagpayag na ma-share ito. Thank you. Wala pong ano man. Talagang ano lang. Sabi nga ni Ma'am Nem, pay it forward. Yes. Thank you so much. Nice meeting you, JR. Thank you po. Pamela. Salamat po. Salamat. Good night. Ay, yung cute. Bye-bye. That's it for today, guys. Shout out kay Nems. Sobra. Sabi si Nems. Talagang tumutulong siya. Kasi si kung matatandaan nyo, guys, si Nems yung unang na-interview ko dito kung paano niya nakuha yung family niya. Mabilis din niyang nakuha yung family niya. Ngayon, si JR, tinanong din niya si Nems kung ano yung mga ginawa, ganyan. And sobrang willing si Nems kahit busy siya din. I'm so touched na tumutulong talaga din siya sa mga tao. Talagang sinasagot niya yung mga questions ng mga kababayan natin na gusto rin makuha yung family. So, thank you. Thank you so much, Nems. Shout out nga pala sa mga kamag-anak ni La JR and Pamela dyan sa Mateo Rizal. Shout out sa inyo. Nakalimutan niyang mabanggit. So, that's it, guys, for today. Remember, guys, you only live once. So, enjoy life, God bless, and take care. Bye-bye.